Ilang linggo na umanong nararanasan ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa isang barangay sa Lipas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, pero wish na raw kung maituturing para sa ilang mga residente ng ilang barangay sa Lipas City ang mainit na panahong nararanasan, idagdag pa ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Pebrero pa raw ang unang maranasan ng 78-anyos na si Mang Erning ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang tahanan sa Barangay Bagong Pook, Lipas City. Kaya naman, naging solusyon niya ang pagbili ng water pump at tangke para makapag-ipon ng tubig, lalo na ngayong nararanasan ang matinding init ng panahon. Ang water pump daw kasing ito ang tumutulong sa pressure ng tubig mula sa gate bulb ni Mang Erning patungo sa kanilang mga gripo at sa tangke. Ay mahirap. Alam mo ang unang-unang mainit. Malakit si katawan natin. Kailangan natin magbuhos, ha? Ay hindi gayon. Sa abisong ipinadala ng Metro Lipa Water District sa mga konsumidores nito, sinasabing ang paghina o minsay kawalan ng supply ng tubig sa mga lugar ay epekto ng nararanasang mainit na panahon. Natutuyo na raw kasi ang mga dipwel na pinagkukuhanan ng tubig na sinusupply sa mga residente. Si Aling Aida, bukod sa biniling sariling tangke, lahat na raw ng maaaring mapag-ipunan ng tubig ay nilalagyan na niya. Pagka nagkakatubig, lahat halos ipinag-iipunan na, pati mga kasirulat para ikaw may mapaglutuan. Iba-iba pa pagka walang ilaw kaysa sa walang tubig. Napakahirap pag walang tubig. Yung magluluto ka, maghuhugas ng mga pinggan. Sina Mang Erning at Aling Aida, ilan lamang sa mga residente ng Barangay Bagong Pook at ilan pang mga barangay sa Lipa na dumadaing na sanay kahit kaunti lamang daw tulo ng tubig ay magkaroon sila. May mga inilalatag na raw na solusyon ang Metro Lipa Water District para matugunan ang hinaing ng mga residente. Pwede tayo mag-water rationing, gagamit tayo ng pag-manipula ng ating mga gate bulb, and yung pag talagang wala talagang tubig, nagrarasyon talaga ng tubig yung ating ahensya. Ginagamit natin yung mga water dali na nag-inject tayo ng supply ng tubig sa linya. Humihingi naman ang pangunawa ang pamunuan ng Metro Lipa Water District. Payo rin nila sa mga apektadong residente na personal na dumulog sila sa opisina ng ahensya upang kaagad na matugunan ang kanilang problema. Wala naman pong masama na gamitin natin ang social media, but hinihikayat po namin na mas maganda po na unang ipaalam sa Metro Lipa Water District, kasi ang problemang iyan naman ay ang magre-resolve ay ang ating ahensya. Ace, pagtitiyak ng Metro Lipa Water District na kaagad nilang susolusyonan ang mga naturang problema. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.